Good morning everyone. How are you today? Ada personal itu maka di Apostolic Universal Christ International. Mga kapatid, patuloy po ako na nag-aral ng Biblia at pinapangarap natin ang katotohanan. Sapagkat sa katotohanan tayo napalaya, mga kapatid, ng salita ng Diyos. Amin nakasulat sa John 8 in verse 32. And ye will know the truth, and the truth shall make you free. Mga kapatid, sa araw na ito is October 4, 2022. Araw na ito mga kapatid, ay biyayin ang Diyos sa atin. Tayo po pinagkaluban ng biyayin ang Diyos sa bagong umaga. Happy birthday sa lahat natin mga viewers, listeners sa ating channel. Pagpalaya po kayo ng Panginoon sa iyong karawan, mga taon at mga araw, malusog na katawan mula sa atin, Panginoong Jesus Cristo. Kaya patuloy tayo mga kapatid, no? Support lang po tayo sa channel natin, like and share lang po. Mga kapatid, sapat na po yan para po ang salita ng Diyos sa pangaral natin mapaabot tayo sa buong sanlibutan. Sapat po ang nais ng Panginoon at tayo mga kapatid magkakaisa po ng katotohanan. Alam mo kung na-reliyon mo ngayon mga kapatid, pareha lang tayo may reliyon. Pero ang salita ng Diyos, ito po ang magpalaya po sa atin, ang katotohanan, ang siyang magpapalaya po sa atin. Nawa Panginoon Kristo po mga kapatid, dahil ang iba po ng salita sa mga apostol na magmagabag ng iyong mga puso, manalikas sa Diyos, manalikas sa akin, sabay na kang mamaraming silid. Ngayon silid mga kapatid, hinanda po yan para sa atin lahat na mananaig at magpatuloy sa paglilingkod sa atin Panginoon. Kaya huwag tayo wala ng pag-asa sa mga pagsubok na naranasan natin. Patuloy po tayo mga kapatid sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sapagkat ang sinabi mga kapatid sa pahayag in chapter 14 verse 13, mapalad ang namamatay ngayon ng lilingkod sa Panginoon. Totoo nga sila nagpala. Sabi ng Espiritu, sapagkat makapahinga na sila sa kalpagpapagal. At ang ilang gawa ay sasama sa kanila. Mga kapatid, maganda at pinakamagandang paraan maglingkod sa Panginoon. Kung mamatay man tayo ng lingkod, sasama sa atin ang ating magawa. Ang sinabi sa pahayag in chapter 1 verse 3, mapalad ang mabasa sa aklat ng propesya, nakikinig at gumagawa sapagkat malapit na ang panahon. Maganda din po ko pala mga kapatid, yun lang po ang gawin natin. Magbasa ng Biblia, makinig at gawin ang napakinggan. Sapagkat malapit na ang pagparito ng atin Panginoong Hesus Kristo. Mga kapatid, patuloy tayo. Subaybay lang po tayo sa live streaming natin. Like and share lang po. Sapat na po yan mga kapatid. Sapat na po. Like and share lang po mga kapatid. Salita ng Diyos, sapat na po yan. Kasi ang salita ng Diyos, napakalaga po na paabot natin sa buong sanlibutan para ang kaligtasan, hindi lang sa atin. Buong sanlibutan, ang kamatayan ng Panginoon ayon po sa 1 John chapter 2 in verse 2. Ang Panginoon sa Kristo, pampanlubag sa ating makasalanan. At hindi lang sa ating makasalanan, hindi kasalanan ng buong sanlibutan. Kaya patuloy tayo mga kapatid, no? Huwag kayo magsawa, huwag kayo sana mawala sa ating YouTube channel. Like and share lang po, like and share lang po. Yun na po ang pinakasapat na gawin natin para po ang Diyos maparangalan, mapasalamatan ng buong sanlibutan. At mapabot natin ang kanyang mensahe para po sa kaligtasan. Maraming salamat sa ating mga viewers, lahat ng ating mga kapatid sa panampalataya, lahat po na ating mga YouTuber, payapaan na isuma sa inyo lahat. Isuma sa atin lahat. Abag at biyaya ng Diyos sa pangitan ng atin Panginoon Kristo po. Ito po yung link sa Tumaka, the Apostolic Believers of Christ International, magsasabi sa bawat isa, that praise of Jesus Christ be with you us. Amen. Amen.